madaling magsimula ng away, mahirap magtapos nito. Patola ka ba? Mapagpatol ka ba? Halimbawa sa mga comments sa social media na hindi mo gusto, comments na po pwedeng directed sa'yo, sa ibang tao o sa isang particular na issue. Ikaw ba yung nagra-rant sa social media trying to explain yourself, kumbinsihin ng iba kahit ayaw nila talaga? Sa mga mainit ang ulo dyan, kapag hawak na ang manibela ng sasakyan, patola sa mga kamote drivers sa daan. Yung mga kamote drivers na masarap naman talagang konyatan. Kasi kakat ng walang pakundangan, magbababa sa gitna ng daan habang nagmamadali ka rin naman. Pinapatulan mo bang mabilis ang mga yan? Mapagpatol ka ba sa mga taong alam mong may bias sa'yo na kahit anong gawin mo, hindi bumibilib sa'yo, na kahit anong sabihin mo, hindi talaga magbago? Mapagpatol ka ba? Madali ka bang gumawa ng argumento o away laban sa mga taong ito? Kung oo ang sagot mo, para sa'yo ang serbo na ito. Narinig po natin sa ating unang pagbasa, ang hindi na naman, ang hindi uli, pagpatol ni David kay Haring Saul. Bakit ko sinabing ang hindi na naman, ang hindi uli, pagpatol ni David sa laban na ipinopose sa kanya, itchina-challenge sa kanya ni Haring Saul? Kasi sa maraming pagkakataon, pinagtatangkaan ni Saul ang buhay ni David dahil sa inggit, including that instance na sinibat siya ni Haring Saul ng malapitan. Buti na lang at hindi tinamaan. Eh kung ako yan, nakaw, baka maubos ang swerte kaw, uunahan ko na kesa maunahan ako. Diba? Ngiti-ngiti ka dyan. Alam ko, ganyan din ang nasa isip mo. Uunahan ko na. At nandun na siya sa pagkakataong yon sa unang pagbasa ngayon. In fact, naputol niya yung laylayan ng damit ni Saul nang hindi nito namamalayan. Kaya ganun na lang kadali para sa kanya ang kitilin ang buhay nito kung kanyang gugustuhin lang. Naranasan niyo na ba yung sa argumento sa away, alam niyong tama kayo? Sa argumento sa away, alam niyong kayang-kaya niyong ka-argumento niyo, ka-away niyo? Anong feeling? Di ba nakabang gigigil? Yung alam mong tama ka, ha? Tapos nakikita mo yung kalaban mo. Hindi naman kagandahan, hindi naman kagapuhan, hindi naman katalinuhan, hindi naman mayaman. Aba, tsaka lang! Ay, di ba? Mas nag-flare up ka? Mas na-excite ka? Kasi alam mo tama ka. Kasi alam mong mananalo ka. Di ba? Tingnan po ninyo yung actuations. Yung mga naging superstars sa mga road rage videos. O, tingnan mo, yung confidence nila, yung tapang nila, gano'n na lang. Diba? Kaya, ang sabi, labas mo, lisensya mo. Lisensya mo! Yung isa naman, baba! Baba! Labas ka niyan! Diba? Halos puro ganyan. Bakit? Kasi, sigurado ko, sa isip nila, tama sila. Tama ako eh. Ako nasa katwiran eh. Papatayin mo pamilya ko eh. Papatayin mo pati lolo ko eh. Alam mo ba nandun sa sasakyan? Kahit yung pamilya mo. Alam mo yun? Alam nila tama sila. At nasukat na nila agad yung kaway nila. Alam nilang kaya nila. Kaya gano'n na lang yung tapang. Yung lakas ng loob para lumaban. Mga kapatid, gano'n ang nararamdaman marahil ni David sa unang pagbasang napakinggan. Una, tama siya. Wala siyang ginagawang masama. Pero pinagtatangkaan ang buhay niya. Ano gagawin niya? Diba? Ikalawa, may upper hand siya kay Saul. Kahit hari ito, sapagkat nakuha na niya ang simpatya ng maraming tao. At natutulog si Saul. At ang mga armies nito, kayang-kaya niyang patayin. Kayang-kaya niyang talunin. Pero, again, katulad ng intro natin, hindi niya uli pinatulan yung laban na itchina-challenge sa kanya ni Saul. Pinalampas niya ito. Bakit? Tanong, duwag ba siya? Uy, tandaan mo, siya ang tanging kumasa at nakapagpatumba sa higanting Filisteyong si Goliath. Kaya hindi siya duwag. Alam lang niyang i-recognize, alam lang niyang piliin kung ano ang dapat na labang labanan niya at kung ano yung laban na hindi niya dapat patulan. Alam lang niya kung ano yung laban na dapat niyang patulan
at yung laban na hindi niya dapat pag-akasayanan ng panahon patulan. Kitang-kita yan sa 1 Samuel 17:26. Bago niya kalabanin si Goliath, chinek muna niya. Anong gandimpalang naghihintay sa sino mang makapagpapatumba sa Filistea yung higanting niya at sa makapag-aalis ng kahiyan ng Israel? Chinecheck muna ni David kung yung laban ay worth it. Sapagkat may mga laban tayo sa buhay na hindi talaga makabuluhan, na hindi natin dapat talaga patuloy na patulan. Halimbawa, nandiyan ang laban sa sitwasyon na hindi mo na kayang baguhin pa kahit kailan. Katulad ng laban sa kalungkutan ng mga namatayan, yung matagal na lumalaban pa rin sa kalungkutan, hindi matanggap-tanggap ang pagkawala ng tao sa kanila ay mahalaga. Yes, I understand. Mahalaga yung tao eh. Pero hindi lang naman din sa kanyang buhay mo eh. Kung sa kanya lang din naman ang buhay mo, dapat namatay, sabay kayo. Hindi eh, buhay ka eh. Kaya may ibang mga laban ka pa. Huwag mo nang labanan yung laban na yan. Mag-move on ka na. Nandyan yung laban hinggil sa pagpapatunay ng ating sarili sa eskwelahan, sa pamayanan, sa pinagtatrabahuhan, maging sa ating sariling tahanan para sa mga taong ayaw tayong tanggapin o paniwalaan. Again, wala rin kwenta yung laban na yan. Bakit? Eh kasi para sa isang taong naniniwala sa'yo, maniniwala yan kahit wala kang ginagawa. Pero sa isang taong hindi naniniwala sa'yo, hindi ka tanggap, hindi ka tatanggapin yan, at hindi maniniwala sa'yo yan kahit gumawa ka pa ng himala. O di ba't ang ating Panginoon, katakot-takot ang kanyang mga ginawang himala, yung mga taong naniniwala, naniniwala. Pero yung mga taong hindi naniniwala, ayaw talagang maniwala. Nandyan din ang laban patungkol sa pagbabago ng isang tao na hindi mo na talaga kayang mabago. Tanggapin mo na lang, ganun talaga siya. Eh kesa naman, sa araw-araw ay maglaban, mag-away kayong dalawa. You see, may mga laban na walang katuturan, na hindi mo dapat patulan. Lalo pat may mga tao na kahit mali, ipipilit nilang tama sila. At kahit talo na sila, ipipilit nilang panalo pa rin sila. O ano ang silbi, manalo ka man sa palagay mo sa mga labang yan? Wala rin naman. Na-stress ka lang, napagod ka lang, nasaktan ka lang, nag-init lang ang ulo mo, nagkagasta ka lang. Why don't you reserve your resources? Remember that even the bravest warriors or soldiers do not fight all the time. Nagre-retreat din yung mga yan. Umuurong din kung minsan yung mga yan para makapag-reload ng kasangkapan sa pakikipagdigmaan, para makapamahinga, sapagkat alam ng matalinong sundalo kung ano ang laban na dapat niyang patulan. E di ba't sabi nga sa kasabihan sa Ingles eh, hindi naman mahalaga na mapagtagumpayan mo lahat ng mga battles eh. Basta yung war, yung digmaan, mapagtagumpayan mo. Hindi naman lahat ng nananalo sa digmaan, pinanalo lahat ng laban eh. May mga small battles na hindi nilang napagtagumpayan. May mga small battles na hindi nila pinatulan. Pero ang mahalaga, yung kabuuan ng gera, kanilang napagtagumpayan. Choose your battle, sabi nga nung isang kasabihan. Sapagkat kung hindi, pagdating ng mga dapat mong labanan sa buhay, laban sa karamdaman, laban sa kinabukasan ng anak, laban sa para sa ikaayos ng pamilya, may mga mas importanteng laban. Kapag inaksaya mo ang resources mo sa mga walang kwentang laban, pagdating ng mga mas importanteng laban, wala ka ng power, wala ka ng kagamitan, wala ka ng resources, wala ka na ring wisdom. And so, be on guard as regards these unnecessary battles that come into our life. Tandaan po nating madaling magsimula ng argumento, madaling magsimula ng away, mahirap magtapos nito. Kahit ayaw mo na, nandyan pa rin yan. So anong mangyayari? Ayan, madedrain ka, ma-stress ka, mauubos ka. Kaya't pagdating na ng mga mas importanteng laban sa buhay na dapat mong pagtunan, patulan o labanan, feeling mo, walang-wala na, pagod na ako. Depressed na ako. Lagi na lamang ganito ang nangyayari sa buhay ko. Hindi ba ako makakaahon? Puro na lamang may laban sa buhay. Eh kasi nga, may mga laban sa buhay na hindi mo dapat pinatulan. Hindi ko alam kung familiar kayo sa ganito. Madalas ito mangyari sa basketball o sa anumang sports na team effort. Yung star player, halimbawa sa basketball, sisirain yung laruan niyan, yung discard niyan, yung focus niyan
ng player sa kabilang koponan. Alimbawa, yan ang gawain ni Abueva, Calvin Abueva. Kala ko nga nagbago na eh, kasi nasuspend din eh. Ah, ngayon, nakikita ko ulit. Ha? Naninira, nagtatrash talk, nambubuli. Eh kahit yung import, binubuli, tinatrash talk. Eh kung hindi mo awatin yun, eh, sisiw si Abueva doon kasi laki-laki. Pero hindi naman yun ang pakay ni Abueva. Ang pakay ni Abueva, hindi naman talaga makipag-away. Sirain lang yung laro nung player na yon. Sirain yung focus, sirain yung diskarte. Kaya normally, yung mga kakampi nung player na sinisira ni Calvin Abueva, lalapitan na ng mga kakampi niya. Pero hindi para, ano ba Calvin, ano ba? Hindi para makipag-away. Hindi, para i-remind yung star player na yon. Uy, focus, focus. Sinisira niya yung laro mo, maganda yung laro mo. Kailangan ka namin sa team para manalo tayo. Ayan o, lamang tayo, kampasira. Ano ba? Saka lang siya, mahihimas. Oo nga, sinisira lang niya ang focus. Ganun ang demonyo. Isipin po ninyo. Kung sa una pa lang, pinatulan na ni David yung inggit, yung panggigipit, pambubuli ng kanyang mga kapatid. Hanggang sa kahuli-hulihan si Eliab, bago labanan ni David si Goliath. Ano sabi ni Eliab sa kanya, yung kapatid niya? David, ba't nandito ka? Kamusta na ba'y pinaalagaan sa mga tupa ng ating ama? Yung mga konting tupa na yun? Kasi warrior si Eliab eh. Kawal si Eliab eh. So parang minamaliit niya si David sa harapan ng maraming tao. Pastol lang yan eh. Pero sasabihin ng Bible, basta tumalikod lang si David. Pero pagdating kay Goliath, Goliath, harapin mo ako. Nakita niyo lang, yung malaki, hindi inurungan, yung kapatid, hindi pinansin, hindi pinatulan. Choose your battle. Kung sa una pa lang, pinapatulan na ni David yung pangbubuli ng kanyang mga kapatid, I don't think meron tayong istoryang pag-uusapan na pagkatalo ni Goliath kay David. Kung yun ang naging focus niya, yung maghigante, fighting the unnecessary battles in his life, eh baka pinatulan din niya si Saul. Kaya wala tayong pag-uusapan na magandang katangian ngayon ni David. Nga pala ha, ang sabi ng Diyos patungkol kay David, patterned after my own heart. Yung puso doon ni David, parang puso ng Diyos, sabi ng Diyos. Hindi natin alam kung anong eksaktong ibig sabihin dito ng Diyos, pero pupwede nating iskonekta. Ang Diyos, laging tama. Ang Diyos, laging may upper hand sa atin. Kayang-kaya tayong tirisin. Kayang-kaya niya tayong pugnawin. Kayang-kaya niya tayong lipulin. Pero hindi niya ginagawa. So pupwedeng ganun ang maikonect natin sa puso ni David, choosing our own battle. Sapagkat may mga battles na sa halip na maglapit sa atin ay maglalayo sa atin sa magagandang plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya yung mga walang kwentang laban, nakapurungan mo yan, huwag mong patulan. Eh ano kung sabihin ng iba, duwag ka, alam mo sa sarili mo, hindi talaga. Ayaw mo lang silang patulan talaga. Kaysa naman dumating yung pagkakataon na ikaw mismo ang makapagsabi sa sarili mo, tanga ka. Bakit? Pinatulan mo, hindi mo dapat pinatulan yun eh. At narinig din pala natin, ha? Yung rason ni David kung bakit niya hindi pinatulan si Saul. Ano ang sabi ni David patungkol kay Saul? Something like this. Hindi ko kayang pagbuhatan ng kamay ang taong hinirang ng Diyos. Tandaan po natin, gaano man ang pagkakamali ni Saul, hinirang pa rin siya ng Diyos. So yun ang tinitingnan ni David, hinirang ito ng Diyos. Hindi ko dapat pagbuhatan ito ng kamay. Sa Ebanghelyo, narinig natin yung mga alagad na tinawag ni Kristo. Alam natin may mga differences to. Alam natin may competition ito. Pero pansinin po ninyo, wala yata akong mababasa sa Biblia na may sinabi ang isa laban sa isa, na talagang nag-away sila. Kahit patungkol kay Judas, anong sabi dito ni San Marcos? Siyang nagkanulo sa kanya. Eh baka kung ako ito eh, at si Judas Iscariote, ang walang iya, ang walang utang na loob na nagkanulo kay Kristo. Babanatan ko sa sulat ko ito eh. Pero kahit natapos na, hindi talaga binanatan kahit sa sulat ng mga alagad na natira. Wala. Wala. Bakit? Maliwanag marahil sa kanila, tulad ko, hinirang ng Diyos yan eh. Tulad ko, anointed ng Diyos yan. Kaya nga, dapat ang pare, hindi naninira ng kanyang kapwa pare. Dahil, matanda ka mang pare, mas tama ka mang pare, bata yung pare, may pagkakamali yung pare, pareho kayong pare, pareho kayong hinirang ng Diyos. Igalang mo ang iyong kapwa mo pare. Huwag mong pagtakpan kung may kamalian, pero ilagay mo sa tamang paraan at hindi sa paraan na ilalagay mo ang batas
sa iyong mga kamay. Ganun din sa presidente, sa barangay captain, kay mayor, kay congressman. Lalong-lalo na kung sila ay naluklok sa pwesto sa tamang paraan, ha? Tapos along the way, nagkaroon ng kamalian, nagkaroon ng pang-abuso sa kapangyarihan. Doon ka sa tamang paraan, sa legal na paraan. Pero huwag mo silang pagbubuhatan ng kamay, huwag mo silang babastusin. Huwag mong ilalagay ang batas sa iyong mga kamay. Paano sila mananagot? Mananagot sila sa Diyos. Si Saul, bagamat hindi magkasundo ang mga pahayag sa Bible kung paano siya namatay, isa lang ang sinasabi. Namatay siya ng malungkot, namatay siya ng talo, namatay siya ng nainggit, namatay siya ng hindi maganda at payapang paraan. Okay? So, mananagot naman ang authority sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang naglagay sa mga taong ito in authority. Romans 13, all authorities have been established by God. Kaya walang kwentang laban. Yung labanan mo ang pare, labanan mo si mayor, labanan mo ang presidente, walang kwentang laban yan. Isabihin mo kung ano yung mali nila. Pero wag yung sa paraan na lalaitin mo na hayaan mo ang Diyos ang gumawa ng paraan. Legal na paraan at pamamaraan ng Diyos. Sapagkat mananagot sila sa Diyos. At pag nanagot sila sa Diyos, mas matindi kaysa sa ordinaryong tao ang singil sa kanila ng Diyos. Dahil malaki ang inaasahan sa kanila ng Diyos. Ganun din sa magulang natin, ha? Hindi nyo ba napapansin, kahit yung mga alam ninyong naging irresponsable at hindi mabuting magulang, pag yung anak, hiniya yung magulang niya ngayon, iba yung pakiramdam mo. Parang may mali eh. Hindi tama eh. Di ba? Kahit yung magulang, napakasamang magulang, yung anak, magdadalawang isip pa rin yan. Nasabihin ko ba ito? At kapag nagawa niya yon, hiniyayan yung magulang niya, pinagbuhatan niya ng kamay ang magulang, pinabayaan niya ang magulang niya, nakita mo yung anak, makukonsensya at makukonsensya. Hindi niya mapipigil ang kanyang konsensya. Bakit? Kasi ang kanyang konsensya ang parang magsasabi sa kanya, magulang mo yan eh. Ako ang nagtakda sa iyo bilang maging anak niya. Ako ang naglagay sa kanya bilang iyong maging ama, bilang iyong maging ina. Mananagot siya sa akin. Kaya nga, igalang ang magulang. Hindi naman sinabi na igalang ang magulang kung kagalang-galang. Basta, kagalang-galang man o hindi, igalang pa rin ang magulang. O sino mang nasa kapangyarihan. Yes, parusahan, pero sa legal na paraan. Huwag mong babastusin, huwag mong pagbubuhatan ng kamay. Ito sana ang ipagdasal nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang.